Napapalyantay mo ka, no? Ay, walang biyang mga baka. Ay, kaya ko hindi lang yan kasi papalian ako ulit sabi mo. Eh, gusto mo nga ka sa'yo, may papalita. Good day, everyone. May isang ginang na nagkaroon ng problema dahil sa ang gusto niya ay nakalagay ang sabaw sa mangkok at hindi sa plato na may kanin. Nagkaroon ng pag-uusap pero nauwi ito sa pagkatalo ng dalawang panig. Tingnan natin dito kung sino nga bang mali at kung ano ang naging reaksyon ni Diwata sa oras na malaman niya ang problemang ito. Sabaw sa kanin? Opo, ito. Ihalo doon po. Ihalo sabaw sa kanin? Opo. Opo. Ayan, marahil na kanilig. Asan pa yung mama ka? Tapos, ito, nung may ganito. Bakit ang cooper ka na ihalo yung sabaw sa kanin? Kung gusto nyo lang po, sabi ko. Nagsabi ba ako sa inyo yan? Nag-briefing ako sa inyo? Tapos mo? Yung iba na may gusto. Pero, hinanong ko po. Pero, pamanyang ayaw. Tapos, lumingi ako. Tita, tapos, ginyan niya na ako. Ang tanong ko, bakit ka na kakali? Napapalihantay mo ka ako. Ay, walang biyang baka ka. Ito yung babagsak po pa yung may-ari. Humingi ka na lang ng pasensya. Nagmamalaki ka pa eh. Anong gusto mo? Kasi si nanay, nagsabi niya manilaw yung ride. Ay, okay. Pero yun, pagtalo ka pa eh. At saka okay lang yung bumisak ka. Eh, ito, walang niyay. Kahit ganito na yan. Pasensya na kayo. Ako na humingi ng pasensya. Ako na mag-insipina dito. Sige na. Ayusin na lang natin yan. Hindi naman siguro kayo nabandian. Ayusin na lang natin yung process. Ay, ilapit ko eh. Kaya yung sa bawat may ka ng pasensya. Huminga ka na ng pasensya. Huwag ka na mga magtalo. Okay na. Sige na, nai. Pasensya na kayo, ha? Adong ka na. Sa susunod na ligan yan, ha? Sabihin mo sa akin ang mga problema. Okay, so, ano. Sige na, sige na. Ayusin nyo kapag sa mga customer natin. Galing kita. Narinig natin yung side ng ginang kanina at ngayon naman ay pakinggan natin yung sasabihin ng inireklamo na crew ni Diwata. Bali kasi pinaliwanagan ko po siya na wala po kaming mangkok. Oh. And then optional po kung gusto po ninyo ng ilagay ko yung sabaw doon sa kanin, which is optional naman po. Kung gusto lang po ninyo. Ngayon po naggalit po siya sa akin, sinigawan niya ako, ano ka siniswerte. So, nag-ganan na siya kagad ng boses, nag-dasa siya kagad ng boses kagad. Ako naman po, normal lang, kalmado lang po. Ngayon po, dumating po si mangkok na ilang piraso. And then, nung nakakuha sila ng mangkok, nakapila po sila. Pinalalapit ko po siya dahil ang layo po niya. Dahil mainit po yung sabaw, pinalalapit ko po siya. Baka mamaya po, matakunan siya ng sabaw or mapapunbalian. At minali po niya ako, baka daw po. Sabuyan ko ng sabaw. That's why, kaya po nagalit po siya. Pinagumura niya ako and then pipsigaw niya ako. Sir, hindi ko naman po para sabihin po yun. Mahal po trabaho ko, sir. At saka very approachable po sa mga customer namin dito sa Diwata Park. Narinig natin yung side ng crew ni Diwata. Sa opinion ko dito ay na-misinterpret ng ginang yung word na sinabi ng crew na lumapit kayo, baka mapanlian ng mukha nyo. Dahil sa naka-face mask yung crew na lalaki ay hindi naging malinaw yung pagkakabanggit ng salita. Ang salita na na-register sa isip ng ginang ay
malian ko ang mukha nyo. Yun yung naisip niya kasi medyo may mga word na hindi na rinig or hindi naging malinaw doon sa ginang. Para naman sa ginang ay mas maganda na pairalin natin ang pagiging kalmado. Ang bowl na nilalagyan ng sabaw ay may cover na plastic. Ginawa yun para hindi na kailangan hugasan pa ang bowl. Aalisin lang ang gamit na plastic at papalitan ng bago at yun na, tapos na ang problema. So kung meron kang makita doon na bowl na may leftover, pwedeng tanggalin mo lang yung plastic, hingi ka ng bago, tapos i-cover mo ulit yun, tapos na. Meron ka lang ulit bowl na pwede mong gamitin pang hingi doon sa nagbibigay ng sabaw. Para naman kay Diwata ay ang galing ng pagkakatakel or resolve niya dito sa, or yung pag-resolve niya dito sa nangyaring problema. Hindi siya pumanig sa tauhan or sa ginang bagkos ay pumagit na siya at sinabi sa tauhan na humingi na lang ng tawad. Doon sa part na yon parang kumalma yung parehas na panig. Nung humingi na lang tawad yung lalaki, doon sa ginang parang na ano na yung pakiramdam ng ginang, parang kumalma na siya. So ang masasabi ko kay Diwata or sana yung mga fans na kung umabot kayo dito sa part ng video na to, pakisabi sa kanya na huwag niyang tanggalin yung tao. Yung tauhan niya, huwag niyang tanggalin. Feeling ko, na-miss, tama siya dun eh, yung tauhan niya. Wala siyang ginawang, or wala siyang sinabi na mali. Na misinterpret lang ng ginang. Kasi, sa panahon ngayon, naramdaman ko na sa ilang buwan na wala akong work, ang hirap pala maghanap ng trabaho. So, yung lalaki na yun, kaya niya pinagtatanggol yung sarili niya. Kasi, feeling niya sa sarili niya, wala siyang ginawang masama. At nakasalalay doon yung trabaho niya. So mangyayari na yung iniisip niya, panigurado ako meron siyang pamilya. Iniisip lang niya yung pamilya niya na paano pag nawalan siya ng trabaho. Kaya doon sa part na parang nakikipagsagutan siya sa ginang, ang gusto lang niya is malinis yung pangalan niya. Kasi kung hindi niya ipagtatanggol, sino magtatanggol sa kanya? Pero ang galing din ang ginawa ni Diwata kasi pumagit na siya. Kasi kung kinampihan niya yung crew, malamang malaking gulo yung nangyari kasi magrereklamo yung ginang. Or pag kinumpihan naman niya yung ginang, ang mangyari, yung mga tauhan naman niya is mag-aaklas sa kanya. So ang galing ng ginawa niya, pumagit na siya, pinakinggan niya yung bawat panig. May part pa nga doon na sinabi ni Diwata na hindi naman kayo nabanglian ginang, di ba po ba, parang ganun. So that time parang since wala namang nangyaring masama, humihingi siya ng tawad, kumbaga parang kung maaari, ayusin na lang natin para wala nang problema. So, if ever na makarating to kay Diwata or merong isang fan ni Diwata na nakakarinig ng opinion na to, sana huwag niyang tanggalin yung tauhan niya. Kawawa naman. So, that's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.